Magaling ba kayo sa trabaho ninyo pero hindi kayo napapromote? Or gusto ba bang mas mapabdali ang inyong promotion? Well, ito ang aking guide para makatulong sa inyong promotion or para mas mapabilis ang inyong promotion track sa inyong career. Ngayon, pag inisip nyo na magaling nga kayo sa trabaho ninyo pero hindi kayo napapromote, dapat pag-isipan nyo ano ba yung magiging issue ninyo kasi may mga basic skills nga na kailangan ninyo para mapansin kayo at ma-promote kayo sa inyong trabaho. Para ma-promote kayo, hindi lang siya dependent sa dahil ikaw yung pinaka-hardworking sa kumpanya ninyo or dahil ikaw yung pinaka-matagal sa kumpanya ninyo. Porket lang matalino ka at saka marami kang kwalifikasyon sa papel ay hindi yun sapat para ma-promote kayo sa inyong trabaho. Kasi may mga additional skills nga na kailangan ninyo. Ang kailangan nyo nga ay ang tawag dito ay relevant skills. Hindi ito technical skills. Kasi ang technical skills, yung electrician ka or programmer ka, technical skills ay yung marunong ka mag-program or marunong ka nga kung paano mag-handle ng mga electrical wires, etc., etc. Pero yung mga kailangan ninyo na relevant skills ay tawag rin sa kanila ay core skills na hindi naman siya importante para magawa nyo yung trabaho na kailangan na yun. Na kunwari, kung magpo-program ka, programming naman ang kailangan nyong alamin, di ba? Para ang core skills or ang relevant skills ay outside na yun ng mga technical skills. Pero kailangan yung mga skills na to para mas mapansin kayo at saka mas mapromote kayo. Kasi pag sa mga trabaho, pag mga junior level yan or mga, syempre, mga start entry level mga work, ang kailangan na ng mga empleyado or ang mga employer ninyo, mga boss ninyo, ay gumawa ng mga tasks ninyo. Kunwari, mag-uutos lang sila na gawin mo to, mag-program ka ng ganito or mag-type up ka ng ganito, yun lang yung hihingin nila sa'yo, especially pag kaka-start mo lang o mga early levels nga dito sa mga kumpanya ninyo. Pero, pag tumataas ka sa ladder ng corporate life, mga other skills na kailangan ninyo ay magiging mas importante pa para mas ma-promote kayo. Kasi kahit na magaling nga kayo sa mga technical aspects, kunwari, magaling nga ka nga sa mga trabaho mo, alam mo talaga paano mag-program, alam mo paano mag-type, alam mo paano maging electrician, kung wala kang soft skills, hindi ka talaga mapapansin. Kaya nga ang tawag nga ng mga soft skills to ay critical core skills rin. So ano nga ba ang mga critical core skills na kailangan ninyo para mas mapansin kayo at ma-promote kayo? Number one, communication skills. Kasi kahit na magaling ka sa trabaho mo, pero hindi ka nga napapansin o hindi nga alam ng mga boss mo na magaling ka nga sa trabaho mo, then talagang hindi ka talaga mapapansin at hindi ka talaga ma-promote. Kaya ang advice ko dyan is, always take opportunities na to present and express thoughts and opinions. Anong ibig sabihin nun? Pag may mga presentation sa kumpanya ninyo or nakikita niyo yung boss ninyo na dumadaan at nagtatanong siya ng mga tanong, dapat ikaw magpabibo ka at magpasiklab ka na alam mo nga yung ginagawa mo at at masasagot mo yung mga tanong niya. Kasi kung hindi ka magpapabibo at saka yung mga iba na lang ang magiging magsasagot ng mga tanong na alam mo pala, hindi ka talaga makikita. Kasi ang tawag nga dyan, if you're out of sight, you're out of mind. Pag hindi ka nakikita, hindi ka naaalala. Kaya importante ang communication, importante ang confidence. So hindi ka naman kailangan mayabang. Iba naman yung pagiging mayabang sa pagiging confident at saka pagiging bibo dyan sa office ninyo. Kung may presentation nga, ikaw na ang mag-present. Ikaw mag-volunteer, especially kung alam mo naman yung topic na yun. Kasi kung iba yung pinag-present mo, ikaw yung gumawa ng trabaho, tapos iba magpre-present, yung nag-present yung mas mapapansin. Alam kong unfair nga yun, pero yun nga yung buhay. Kasi syempre, siya yung nakita nagpre-present, iisipin ng mga boss mo na siya ata yung magaling at siya yung marunong at dapat siya yung ma-promote in the future. So, importante nga yan, yung communication skills. Number two, ang kailangan ninyo ay critical thinking and creativity. Ano nga ba ang critical thinking and creativity? Well, it means na hindi ka lang parang robot na pag binigay ka ng task or binigay ka ng trabaho, yun lang yung ginagawa mo. At saka wala ka ng ibang alam kundi yung sinabi lang sa'yo. Kasi yung mga low-value employee or yung mga low-value work, yung mga parang sinasabi lang sa'yo kung anong gagawin mo na parang sasabihin ng boss mo na ito, step 1, step 2, step 3. Yun lang. Tapos parang susundin mo lang na parang machine ka lang na wala kang kinontribute dun. So kung magaling ka lang, pag binigay ka lang ng instructions or ng directions ng boss ninyo, pero hindi kayo magaling pag walang instruction, that means baka hindi ka talaga mapropromote. Kasi ang hinahanap nga ng mga employer o mga boss ninyo ay mga taong hindi nila pinagsabihan kung paano gawin yung solution sa problema, ay nag-iisip kung paano magamot ang problema or maayos ang problema at least magko-contribute sila
or magko-contribute ka kung paano nga maayos yung problema kahit na hindi sinabi sa'yo ng boss mo kung ano ba yung solusyon. Kasi kung wala kang solusyon, yun nga, same nga sa communication skills, kung hindi ka mapansin dahil hindi ka nagpapabibo, makakalimutan ka talaga. So, bakit nga ba ganito? Kasi kung magaling ka nga sa instructions ng boss mo, that means magagamit ka sa mga project nila. Pero hindi ka naman talaga masyadong useful pag sa dating sa mga solving problems or making decisions. So, pag inisip nyo na, hindi, yung mga boss ko naman sila yung mas matatalino. So, dapat sila yung gumawa ng mga decision or dapat gumawa ng mga solusyon. Masasabi ko lang sa inyo is, kung yan yung parati nyo yung pag-iisipan, hindi ka talaga mapropromote. Kasi, you need to act for the position you want to be in. Meaning, na kung gusto mong tumaas nga sa position, kailangan, i-imagine mo na ikaw nga yung parang magiging boss mo na ito yung solusyon na kailangan or ito yung mga posibleng solusyon. Kasi pag nag-rely ka sa mga boss mo at hindi ka nag-iisip ng sarili mo, talagang hindi mangyayari na mapropromote ka kasi hindi ka nga mapapansin ulit. Number 3 is adaptability. Ano ba ang ibig sabihin ng adaptability? Ang adaptability meaning pwede ka mag-adjust. Hindi ka lang parang nasa isang kahon na ito lang yung alam mong pag-isipan at saka wala, ayaw mo lang mag-try ng ibang paraan dito sa trabaho mo. Kasi kung inisip mo na yung nasa isip mo lang ang tamang paraan, that means na baka yung mga bagong paraan na maganda rin na baka hindi mo tinitignan dahil medyo nga stubborn ka nga na pinag-isipan mo lang, hindi, ako lang yung tama, ito na yung nagawa ko na to for the past 5 years, itong trabaho na to, ito lang talaga ang alam kong gawin, ba't pa ako magta-try or magtitignan ng ibang paraan para magawa yung trabaho ko. So, medyo baka maging effective nga yan for a few years kasi yun nga, gumagana naman yung solution mo or yung pagtatrabaho mo. Pero kasi sa mundo natin, maraming mga changes na nangyayari. May mga technology na nag-adapt, na-introduce, may mga AI na nga. So, kailangan adaptable ka. Talagang dapat pwede kang mag-adjust, dapat you look forward, at saka nagpre-predict ka rin. At ano ba yung mga bagong software na pwedeng kong gamitin para mas mapadali yung trabaho ko, para mas maganda yung trabaho ng at mas mapaganda yung ma-present ko sa kumpanya at mas maging efficient ang kumpanya namin. Dapat mag-adjust kayo. Dapat willing kayo mag-adjust. Kasi dahil sa mundo natin, talagang nag-change lahat. Kung hindi kayo willing mag-adjust, talagang may iwan ka. At saka yung mga nag-a-adjust, at saka mas open-minded sa mga bagong method o mga bagong paraan para gawin ang trabaho ninyo na mas maganda, sila yung definitely mas papapansin ulit. Number 4, empathy and interpersonal skills. So, ano ba ang empathy? Ang empathy meaning na parang nararamdaman mo or naintindi mo yung nararamdaman ng mga kasama mo, mga co-workers mo, mga kasama mo sa trabaho. Kailangan na intindi mo yung nararamdaman nila at saka dapat madali kang yung interpersonal skills naman. Ang ibig sabihin nun is parang magaling kang or madali kang makisama at saka magaan kang kasama sa mga katrabaho mo. Kasi kahit na ikaw nga yung pinaka-best sa trabaho mo, pero yung mga co-worker mo or mga kasabay mo sa trabaho, ayaw naman sa'yo dahil medyo bastos ka, wala kang pake sa mga nararamdaman nila, or talagang naisip nila na mahirap kang kasama, mahirap kang katrabaho. Syempre, masasabi ko lang dyan is, sila ang unang magsasabi na ayaw ka nilang ma-promote kasi ayaw nilang mapunta sa under sa isang tao na ayaw nila. So, kung gusto mo nga ma-promote, dapat yung mga kasama mo, dapat gusto ka nila para sila mismo magre-recommend pag na-promote ka na, uy, okay siya na kasama, so maging okay siya na boss. Kasi yung mga boss ninyo, kailangan na nila i-take into account na hindi lang kung sino yung pinakamagaling sa trabaho, pero kung sino rin yung makikisama sa mga kasama niya at magugustuhan ng mga empleyado niya. Kasi part yan ng employee moral. Kasi kung ayaw ka nga ng mga kasama mo, baka hindi sila mag-work ng ganun kasipag rin kasi ayaw nga nila sa boss nila. So, in conclusion, yun yung mga 4 core skills na minention ko. And it's hindi siya too late naman to learn these skills. Kasi kaya nga tawag sa kanila ay skills kasi natututo naman sila. So kahit na sobrang talented ka, masasabi ko lang is talent is never enough. Yung pagkatalino mo sa trabaho mo, hindi siya magiging enough. Kailangan talaga na mag-evolve ka at saka mag-add ka ng mga skills na to. Kaya nga yung mga tao na nagsasucceed sa buhay at napopromote ka agad, ay sila yung mga talagang constant na nag-iisip sila paano nila gawin ng sarili nila better. So, kaya nagla-learn sila ng mga soft skills, yung mga sinabi ko sa iyo, yung mga soft skills ngayon, yung mga 4 core skills na yun, at saka hard skills. Yung mga hard skills naman, yung mga, yun nga,
paraan sa trabaho na mas magiging mas matalino sila sa trabaho nila. Pero mas importante nga na meron kang both. Hindi ka mapapromote kung puro soft skills ka lang pero wala ka naman alam sa trabaho mo. At hindi ka rin mapapromote kung puro hard skills ka lang na sobrang talino mo naman sa trabaho pero hindi ka marunong makisama, hindi ka napapansin, at saka hindi ka gusto ng mga kasama mo, diba? So, remember, ang lesson natin dito is the more you learn, the more you earn. Ang ibig sabihin dun is, pag mas marami kang natututunan, mas lalaki rin ang kita ninyo. So, sana naman nakatulong ito, ang aking guide, para mas papromote kayo na mas papabilis. Ako nga pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.